Mga sangkay, ipagpapatuloy natin yung paninirmon sa mga mangmang na dilawan na kung saan dugyot sa ating bayan. Dahil napatuloy sila na ng mga batikos sa pagpapagawa o pagpapaayo sa Manila Bay. Talaga nga namang itong mga dilawan, mababaho ang mga ugali na ito at nagpapakita lamang po ito ng kadugyutan ng kanilang mga sarili. You know what is up mga sangkay, this is me, I'm back for another video na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan o kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka po nakapag-subscribe, please subscribe na YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang mga bansa. Kamusta po kayong lahat at stay safe po. At syempre, hindi ko rin po makakalimutan lahat ng kabataan dyan na lagi pong nag-aantabay sa bawat video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. And today, mga sangkay, pag-uusapan natin itong mga dilawan na kung saan walang ibang ginawa kundi bumakbak sa ating pamahalaan o sa mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon, mga sangkay, na hindi na nga po sila nakakatulong sa ating bayan, nakikisaw-saw pa po sila at gumagawa pa po sila ng mga pag-uusapan na problema. So sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! Isa sa mga tanong nila, bakit white sand yung ilalagay doon sa Manila Bay? Bakit hindi na lamang daw taniman ng mga puno-punong kahoy? Kung ano-anong mga suggestion yung lumalabas sa kanila na hindi po yan lumabas sa mga unang panahon na hindi pa po ginagawa yung Manila Bay na yan. Diba? Kailan sila nagkaroon ng parang concern? Ngayon, na actually hindi naman po talaga concern. Gusto lamang po nila na mag-fail yung ating gobyerno pagdating sa pagpapaayos o pagre-rehab sa Manila Bay na gagawin pong world-class na isang resort dito mismo sa Metro Manila. Gagawin po siyang resort ng Metro Manila na white sand. Na do ito po ay artificial lamang po mga sangkay, pero yung gagawa dito ay mga expert po o hindi po talaga basta-basta. So ang katanungan ng mga mangmang na to, bakit daw po white sand yung ilalagay? Gusto ata nila nito mga sangkay yung ilalagay po sa Manila Bay, mga basura pa rin. So ang sagot po dito ni DENR spokesperson Benny Antiporda, gagawing white sand dito sa Baywalk area para makita ng tao na kapag puti ang kulay ng isang bagay, kailangan pangalagaan mo ito at huwag dumihan. Alam niyo naman mga sangkay na ang isa sa problema sa ating bansa ay kawalang disiplina. At nakita ko po yun doon sa Manila Bay noong mga unang mga taon na nag-uumpisa pa lamang po ako mag-vlog, kasi isa po yan sa na-highlight sa mga vlogging ko noon mga sangkay ay ang Manila Bay. Nakita ko doon na kung saan kahit po inaayos na ng ating pamahalaan ang lugar na yon, may mga nagtatapon pa rin po ng basura sa gilid-gilid. Ganun po kadugyot. Itong kadugyutan na ito mga sangkay para sa inyong kaalaman ha? At para rin po sa kaalaman ng mga dilawan supporters dyan, itong kadugyutan, itong kabahuan na ugali ng mga Pilipino ay pinauso po yan ni Corazon Aquino noong 1986. Ayon po kay Eddie Garcia mga sangkay, noong panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, lahat ng Pilipino ay very very disciplined. That means mga sangkay, noon daw ay talaga nga namang wala pong dumi sa paligid. Hindi daw po dugyot na katulad ngayon mga sangkay. Dahil noon, kapag magtapon ka ng basura sa kalsada, ay agad-agad ka mahuhuli. Pero pagpasok ni Corazon Aquino, nagkaroon po ng 1987 Constitution na kung saan nabigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng mabahong kultura ang karamihan sa mga Pilipino na kung saan bukod sa hindi sumusunod sa batas ay pagiging dugyot na kultura. Kaya mapapansin natin yan mga sangkay sa ating mga kakalsadahan o kahit saang lugar mga sangkay dito sa Pilipinas, may mga tao na pagkatapos kumain ang kanilang pinagkainan ay itatapon lamang po sa kalsada. May mga taong naninigarilyo mga sangkay na karamihan sa mga Pilipino, ganito po talaga yung ginagawa. Pagkatapos manigarilyo, itatapon na lamang po sa kalsada. Ganun po kadugyot yung pinauso nitong mga dilawan. Ngayon mga sangkay, kaya po gagawing white sand ang Manila Bay ay para po pangalagaan na maraming Pilipino. Dahil nga po sa kultura natin na wala sa ayos mga sangkay, at actually itong
culture na to ay isang fake culture ng mga Pilipino, dahil in reality, hindi po yan ang culture natin mga Pilipino. Tayo mga Pilipino ay mababait, masisipag, nagtutulungan, may pagsunod sa batas, gumagalang sa kapwa. Pero ngayon mga sangkay, ano po ang nangyayari? Ang mga Pilipino ngayon, karamihan sa ating mga kababayan, wala po sa ayos at dugyot. Why? Ito po yung pinauso ng mga dilawan. Kaya nga po itong pagbabago na gagawin ng ating pamahalaan sa Manila Bay, kaya po puti para mabigyan po natin ng halaga yung Manila Bay. Dahil kapag hindi po yan puti mga sangkay, baka ihian lamang po yan ang mga dilawan. Alam nyo naman mga sangkay na kung mayroong pinakabastos sa Pilipinas, ito yung mga dilawan. Ihi doon, tapon dito, tapon doon. Ganun po yung ugali ng mga dilawan. Kaya nga, kung may mga nakikita po tayong basura sa paligid, ang isipin nyo kaagad mga sangkay, ang mga basurang yan, kaya nakakalat, kasi pinauso yan ng mga dilawan. Okay? Pero tayo mga law-abiding citizen, alam ko naman na hindi po tayo gumagawa ng mga ganung bagay. Kahit ako, maisipan ko lang na ihulog yung pinagkainan kong plastic mula sa candy, parang nababastusan na ako sa sarili ko. Kasi nga po, mahal ko ang bayan ko. At dahil mahal ko ang bayan ko, hindi ko kayang dumihan yung aking bansa. Kasi parang ginawa mo yung mga sangkay, parang dinidisrespect mo ang sarili mong bayan. Na ito yung hindi maisip ng ilan sa ating mga kababayan. Kahit mga DDS, mga sangkay, may mga ganong ugali, aminin natin yon, na mayroon pa rin pong kultura ng mga dilawan. Itong culture na to mga sangkay, ang culture ng mga dilawan ay ang pagiging dugyot, na kahit yung mga government supporters ay involved dito. Kaya nga mga sangkay, sana po matuto po tayo at alalahanin natin na kapag magtatapon tayo ng basura sa kalsada, kahit supporter ka pa ng ating gobyerno, kahit sabihin mo pa na solid DDS ako, solid Marcos ako, Marcos pa rin. Kapag nagtatapon ka ng basura sa kalsada, dugyot ka kapatid, isa kang legit na nilamon ng sistema ng dilawan. Okay? Kaya nga itong white sand na to, ito po ay talagang maganda pong hangarin ng ating pamahalaan para isaayos yung Manila Bay. Imagine niyo to mga sangkay, ang Metro Manila ay mayroon pong sariling resort. Siguro ipapakita na lang natin yun, kagaya ng nakikita nyo mga sangkay. Isipin nyo na ang Manila Bay ay ganyan na po pagkatapos ng pagsasaayos ng ating pamahalaan. Diba? Talaga nga namang mapapa-selfie ka kasi walang basura, puti yung buhangin. Mapapa-Instagram post ka dahil nga po maganda yung paligid. At bukod dito mga sangkay, magbo-boost ito sa tourism sa ating bayan. Alam nyo mga sangkay, ito ngayong problema sa Metro Manila. Yung mga asset natin na kagaya ng Pasig River at Manila Bay, ginawa pong ihian, tabunan itong mga dilawan. Panahon ni Pangulong Marcos ang lilinis ng mga yan. At na-witness ng mga matatanda yan na sinasabi nila, noong panahon ni Pangulong Marcos, maganda yung panahon noon. Malinis ang paligid. Kahit ang Pasig River, napapangisdaan, nalalango yan. Kasi napakalinis ng paligid. Ganun po noon. Pero ngayon mga sangkay, nung pumasok itong mga dilawan, ang tagal po nilang naghari. So ito po yung nangyari sa ating bansa mga sangkay. After ng ilang dekada, pumasok si President Duterte. Tayo po sa kanya, lilinisin natin ngayon ang Pilipinas. Bawal na yung ganito. Pero mga sangkay, kahit isang astig na pangulo yung nagsalita nun, ang ilan sa ating mga babayan ay talagang namang ang titigas ng ulo. Bakit matitigas ang ulo mga sangkay? Ito po yung resulta ng mga ginawa ni Corazon Aquino na sobrang laya. Noon mga sangkay, malaya tayo. Malaya tayo kapag sumusunod tayo sa batas noong panahon ni Pangulong Marcos. Pero ngayon mga sangkay, kahit hindi ka sumusunod sa batas, okay lang yan, okay lang yan. As long as hindi ka natsitsempuhan na mauhuli, okay lang yan. Kaya ngayon mga bumabatikos dyan ng mga dilawan, mahiyahiya naman kayo. Wala kayong naitutulong sa ating bansa kundi magtapon, magkalat ng basura sa kakalsadahan. Ayaw nyo ng pagbabago, ayaw nyo ng ganitong sistema na ayusin at linisin ang Pilipinas dahil nga dugyot kayo, mababaho kayo. Ganun yung kultura nyo, mga walang disiplina kayo, kaya ayaw nyo ng pagbabago. Isipin nyo mga sangkay, ang daming proyekto ni Pangulong Duterte, pero ano yung sinisigaw nyo? Failure ang ating pamahalaan, walang kwenta yung ating pamahalaan, palayasin na si Duterte. Kaya yung mga ano dyan, mga dilawan dyan, pwede naman kayo lumayas sa Pilipinas eh, kung ayaw nyo talaga. Duterte administration ngayon, dun muna kayo kay Kim Jong-un, baka sakali, di ba, magkasundo kayo? Baka sakali! Baka sakali maging best friend yung pa si Kim Jong-un. Doon muna kayo lahat. Total komunista namang bansa yun mga sangkay.
eh sila, mga komunista rin naman sila, de sakay sila ng eroplano, doon muna kayo ang ilang Kim Jong-un. Party-party kayo doon, ewan ko lang mga sangkay. Pag nagkalat kayo doon, isa-isa kayong pupukutan ng ulo. Dito kasi sa Pilipinas, ang aabusado nyo, kayo lang yung mga ganun eh. Lahat na lang ng gustong gawin ng pamahalaan na makakabuti, kinukontra nyo. Nung uumpisahan yung build program, ang dami niyong dada. Bakit ganyan? Bakit magpapatayo ng ganyan ng mga proyekto? Sayang yung pera, mangungutang na naman yung gobyerno. Anong gusto niyong gawin? Yung mga proyekto natin, yung tulay na walang ilog, ganun? Yung mga proyekto na kung saan tatlo yung CR sa loob ng tulay ni Noynoy Aquino na kahoy lang, tapos nung dinaanan ng mga opisyal niya, nahulog. Ano ba yung gusto niyong mga proyekto? Ay naku, itong mga dilawan talaga, mga sangkay, wala talaga. Problema ito, sila po yung number one na sakit sa ating lipunan. Sila po yung number one na salot sa ating bayan. Ulitin ko mga dilawan, kayo yung number one na salot sa ating lipunan at number one na kalaban ng ating bansa, kaya hindi po matuloy-tuloy yung paglago dahil sa inyo. Okay?